وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, tandaan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala nilikha niya ang mundo na ito bilang palamuti. Ang buhay dito sa mundo, ang mga bagay, mga ilang mga makamundong bagay, yung mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa niyang palamuti ng ating pamumuhay, ng ating buhay. Ang ating kayamanan, salapi, magagarang na mga kayamanan, ang ating mga anak, ang ating mga asawa. Subalit, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na isa sa pinakamainam o ang pinakamainam na kayamanan, treasure o palamuti ng mundo ay ang pagkakaroon ng imraatun salihah, mabuti, relihiyosang babae. At ito yung tatalakay natin, sifatul mar'a al-muslima, mga katangian na tinataglay ng isang mabuti, relihiyosang babae. Bilang paalala sa ating mga kababaihan, mga sisters, sa ating mga asawa, ano ba yung dapat na mga katangiang hinimok rito ang mga kababaihan na kanilang taglayin bilang mga babae sa Islam o di kaya bilang kanilang mga asawa ng kanilang mga asawa. Sinabi ng Rasulullah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa isang hadith, "Ad-dunya mata' wa khayru mata'i dunya al-mar'atu salihah." Ang dunya, ika ng Rasulullah, ay palamutin. Palamutin. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. Ang pinakamainam na kayamanan, palamuti ng mundo ay ang babaeng saliha. Mabuting babae, tinataglay niya ang magagandang katangian, relihiyosang babaeng muslima. Allahu Akbar. Pinakamainam na palamuti. Ano pa mang palamuti ng mundo? Wala nang hihigit na ikaw ay magkaroon ng babae na imraatun salihah. Wallahi la'azim. Wala nang hihigit. Napakaswerte o napakabiyaya mapagpala kung ikaw na lalaki o kung ikaw na ama ay nagkaroon ng imraatun salihah. Mabuting babae. Ano yung mga katangian na ito ng imraatun salihah? Ang problema, subhanallah, bilang paalala sa ating mga sisters, o di kaya, subhanallah, karamihan ngayon, bakit nagkakaroon ng divorce, hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa? Dahil minsan yung babae, hindi niya tinataglay yung dapat taglayin o hindi niya ginagampanan yung mga karapatan. Ganun din sa lalaki. Pero ang paksa natin ngayon, yung imraatun salihah, mga katangian ng babaeng salihah. Una, sabi ng ating mga ulama, an takuna sahibata dayni din wa sum'atin hasana wa an taltazima bi kitabillahi ta'ala wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang babaeng imraatun salihah ay relihiyosang babae. Siya ay nagsasala. May mabuting pag-uugali.
pinanghawakan ng Quran at Sunnah. Religious ang babae. Alam nyo ba, kapag tinatalakay ng ating mga ulama ang paraan ng pagdidisiplina, paghihimok, paghuhubog, pagpapalaki sa mga anak, ang unang-unang binabanggit ng ating mga ulama ay ikhtiyaru zawja as-saliha, ang pagpili ng babaeng aasawahin. Bakit nabanggit ito ng ating mga ulama? Na hindi pa nagkakaroon, umiiral yung mga anak, ay ang unang dapat, unang hakbang sa pagpapalaki ng mga bata ay ang pagpili ng aasawahin. Ganun din sa babae. Bakit? Dahil alam natin kung mabuti ang asawa, babae man o lalaki, lalo na ang mga kababaihan, nagiging mabuti ang mga anak. Dahil sila ang unang guro ng mga anak. Kaya yan ang sa lalaki, hinimok ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piliin ng mabuting babae. Piliin ang mabuting babae. Hindi yung ang sukatan natin ay kagandahan. Ang sukatan natin ay kayamanan. Ang sukatan natin ay laki ng pamilya. Ang sukatan natin ay antas. Malaki ang sweldo. Pero hindi na natin binibigyan halaga ang relihiyon, ang agama. Siya ba ay nagsasala? Siya ba ay mabuti, may pag-uugali? Basta mayaman, basta malaking pamilya, basta may benefits. Ito ang problema. Kaya, subhanallah, nagkakaroon tayo ng mga anak na iyadabila, pasintabi-tabiya. Anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tungkahul mar'a li arba. Sabi ng Rasulullah, ito ang kadalasan na tinitignan ng mga lalaki sa kababaihan na inaasawa. Apat na dahilan. Dahil sa kanyang kayamanan, may mga lalaki talaga. Tinitignan yung kayamanan. Walihasabiha, yung kanyang antas ng pamilya, yung kanyang laki ng pamilya, yung pamilya niya kung gaano kalaki. Walijamaliha, yung kagandahan niya. Pang-apat, lidiniha. May mga lalaki talaga na ang tinitignan ng unang priority ay ang agama, ang relihiyong Islam. Anong panguli sinabi ng Rasulullah? Fadfar bidhati din taribat syadak. Itong mga apat na dahilan, no? Na tinitignan ng mga kalalagian na inaasawa sa mga babae, dahilan, piliin mo, i-priority mo ang kanyang agama. Kung tinataglay niya itong lahat, alhamdulillah, pero kung pipili ka, marahil yung babaeng napupusuan mo o kaya in-offer sa iyo, nasa kanya yung agama pero walang kayamanan, walang, hindi malaki ang pamilya, i-priority mo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang agama, ang kanyang pagiging religyosa, may mabuting pag-ugali. Fadfar bidhati din taribat syadak. Magiging matagumpay ang iyong pamumuhay. At ito ay nasasaksihan natin. Kapag ang lalaki meron siyang mabuting asawa, subhanallah, nagiging mabuti ang kanyang buhay sa loob ng bahay o sa labas. Na imra'atun saliha. Sinabi ni Ibn Baz rahimahullah, nang siya itanungin, ya sheikh, ya imam, paano ko malalaman na ang babae ay imra'atun saliha? Sabi ni Ibn Baz, al-zawjatu saliha hiya al-muqima li amri la ila akhiri maqal. Ang babaeng saliha, yung ginagampanan niya yung kautusan ni Allah, siya ay nagsasalah. Ba'idatun anit tabarruj fi khuruja ila al-aswaq. Ibig sabihin, yung babae, kapag siya ay lumalabas ng bahay, inaalagaan niya yung dangal, reputasyon siya, siya ay naghihijab. Ito yung imra'atun saliha. Ikumpara natin yung mga kababaihan ngayon. Mga tulad mo na imratun saliha, nagsasala, may mabuting pag-ugali, lalo na itong hijab, yung pagtakip niya sa kanyang aura. Yung pagtakip niya sa kanyang aura, mahinhing, mahiyahing, may mabuting pag-ugali, ito yung imratun saliha na sinabi ni Sheikh Ibn Baz na nabanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan ang unang katangian ng imra'atun saliha, na dapat ang mga kababaihan natin ay taglay, nasa kanila ang
ang agama, sinasabuhay nila lalong-lalong ang pagsasalaan. Tinataglay nila ang magagandang katangian. Kayong mga sisters, ikumpara nyo ang inyong mga sarili. Pangalawa, katangian ng imraatu saliha. Ang tuti awamira zawjiha wala ta'siha ma lam takun awamirahu fi ma'asyatillah. Dapat ang imraatu saliha, sinusunod niya ang mga kautusan ng kanyang asawa. Basta kautusan hindi lumalabag sa relihiyong Islam. Ang babae, imraatu saliha, pinapakinggan, sinusunod, nagpapakumbaba sa kanyang asawa. Ang mga asawang lalaki, sila ang commander ng tahanan, hindi ang mga babae. Kayong mga lalaki, dapat ang nasusunod sa tahanan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sabi ni Allah. Ang mga lalaki ang dapat tagapangasiwa na susunod. Sinusunod ng mga kababaihan. Hindi ang mga babae ang dapat maging commander. Ang mga lalaki ang dapat na susunod sa kanilang mga tahanan. Subalit kung may mga dapat bigyan ng desisyon, minsan dapat mong pakinggan ang iyong asawa, lalo na sa mga kalagayan na natatangi unaugnay sa kanila. Pero sa huli, ang desisyon ng lalaki ang dapat na susunod. Huwag nating baliktarin itong ayah na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rijal kawamun alam nisa. So ang babae dapat sinusunod niya ang kanyang asawang lalaki. Kapag inutos sa kanya, magsala ka, wajib na kasi magsala. Takpan mo ang iyong aura, wajib na kanyang takpan ng aura. Basta sa pagsunod sa relihiyong Islam kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagsunod sa sunnah ng Rasulullah, dapat niyang sundin. Kapag hindi niya sinusunod, nagkakasala siya ng malaking kasalanan. Sa laki ng karapatan ng mga asawang lalaki, paano inilarawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paano inilarawan? Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha. Kung ako lamang ay may utusang isang nilalang na siya ay magsujud sa isang nilang nakatulad niya, ay uutusan ko na ang mga kababaihan o ang babae na magsujud, magpatira pa sa kanyang asawa. Subhanallah. Bagamat ang pagsusujud sa mga nilalang ay bawal, subalit ito ay paghalimbawa lamang ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa laki ng karapatan ng mga kalalakihan na sinabi ng Rasulullah, kung meron lamang magsusujud na isang nilalang sa katulang nilalang, ay ang babae ay dapat magsujud sa kanyang asawang lalaki. Ganyan binigyang diin ang karapatan ng lalaki sa kanyang asawa babae. Subhanallah. Nasa panahon natin ngayon, subhanallah, karamihan sa mga babae, mga asawang babae, o di kaya mga anak na babae, suwail sa kanilang mga asawa. Hindi sinusunod. Matigas ang kanilang mga ulo. Kaya nabanggit sa isang hadith, na karamihan sa impyerno ng apoy, tabya, paumanin. Masakit pero subhanal, dapat pagnilayan. At dapat ang mga babae, no, ay iniiwasan nila itong mga ipinagbawal, lalo lang na ginagampanan nila yung mga karapatan nilang kanilang asawang lalaki. Karamihan sa mga impyerno, sa mananahanan sa impyerno ng apoy ay mula sa mga kababaihan. Subhanallah. Dahil, sabi ng Rasulullah, watakfur nal ashir, madalas kayong sinusuway ninyo ang inyong mga asawa. Subhanallah. Yan ang dahilan. Palagi ninyong sinusuway ang inyong mga asawa. Hindi ninyo sinusunod. So dapat nagpapakumbaba ang babae. Dapat inaalagaan niya, pinagsisirbiyosyohan niya, binibigyan niya yung kanyang pangangailangan. Alam natin, ito yung karapatan ng asawang lalaki. Hindi siya lumalabas ng bahay maliban sa kapahintulutan ng lalaki. Pangatlong katangian ng imraatun saliha, ang pangangalagaan ng babae ang kanyang dangal, reputasyon at mga kayamanan, ari-arian ng kanyang asawa. Dangal, reputasyon. Sister,
ikaw ay pinag-utusan nang hindi ka pa nakapag-asawa o napangasawa, na ikaw ay maghijab, pangalagaan ang dangal at reputasyon mo, mas inubliga sa'yo, mas pinag-utos sa'yo na pangalagaan mo ang iyong dangal, reputasyon ng ikaw ay napangasawa. Dahil ang iyong dangal, ang iyong reputasyon, ano pa mang kapintasan ay bumabalik, nagre-reflect sa iyong asawa. Kapag ikaw ay gumagawa ng masama, napipintasan ka kasamang napipintasan ng iyong asawa. Dapat pinapangalagaan mo ang iyong dangal, reputasyon, lalo na kapag wala sa bahay ang iyong asawa, wala sa iyong piling. Iwasan mo na ikaw ay napapag-usapan. Huwag kang makikipag-usap sa mga lalaking hindi mo mahram na kayo lang mag-isa halimbawa. Iyad ang bila. Pangalagaan mo ang iyong dangal, reputasyon para sa iyong sarili at para sa iyong asawa. Masyadong binigyan ng diin ng Islam ang reputasyong dangal ng mag-asawa. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaktanizul mar?" Sabi ng Rasulullah sa isang sahabi, "Gusto mo bang ipabatid ko sa iyo ang pinakamainam na kayamanan, treasure na aangkinin o tataglayin o aanihin ng isang lalaki, isang tao?" Sabi ng sahabi, "Ipabatid niyo po sa akin, ya Rasulullah." Sabi niya, "Ang pagkakaroon ng imraatun saliha." Allahu Akbar. Itong pinakamainam na treasure. Pagkaraan, inilarawan ng Rasulullah, "Idha nazara ilayha sarratu," kapag tinignan siya, nakita siya ng kanyang asawa, siya ay nagagala, siya ay nasisihan. Sanhi gawa ng kanyang kagandahan o di kaya pag-uugali, makreligyosa, pagsisirbisyo niya sa kanyang asawa, sa kanyang pagsasala, sa kanyang iman, sa kanyang puso, nagdudulot sa lalaki, sa kanyang asawa, na pag siya ay nakikita, nasisiyahan siya. Wallahi lahim, kapag ang babae imratu saniya, palagi kayong namimiss ng inyong mga asawa, nagagalak, binibigyan kayo ng halaga dahil mabuti ka, may nasa iyong agama, relihiyon, nagsasala ka, nasa iyong iman, nasa iyong mga magagandang katangian. "Wa idha amaraha ata'atsu," kapag siya ay inutusan ng kanyang asawa, sumusunod siya. "Wa idha ghaba anha hafidathu," kapag siya ay wala sa kanyang piling, inaalagaan niya ang kanyang asawa at ang kanyang sarili, yung dangal, reputasyon niya. Reputasyon nila. Ganyan ang imraatun saliha na inilarawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat, dapat ang babae ay mapagmahal, maalaga, malambing, maawain, mapagtimpi. Dapat ito ang katangian ng imraatun saliha, mapagmahal, maalaga, malambing, mapagmahal siya sa kanyang asawa. Yung pagpapaganda mo sa iyong asawa sa loob ng bahay, ito ay mabuting gawain. Ibada, itinuturing na ibada, mabuting gawain. Na ikaw ay ginagantipalaan ni Allah. Kapag ang iyong intensyon ay akitin, magpaganda, lambingin ng iyong asawa. Ito ay dapat pinapag-usapan na makatotohanan. Katuruan sa reliyong Islam, ang babae, asawang babae, dapat nagpapaganda sa kanyang asawang lalaki sa loob ng bahay, hindi sa labas. Ang problema sa mga kababaihan, kapag hindi pa napapangasawa, hindi nagpapaganda. Subalit kapag siya ay napakasalan, napangasawa, hindi na siya nagpapaganda. Samantalang ito ang dapat, siya ay pagkiintingan niya ang pagpapaganda sa kanyang asawa, sa loob ng bahay. Ito ay ibadah, mabuting gawain. Kaya subhanallah, maraming mga kalalakihan na minsan makikita mo ayaw na mag-asawa ng higit sa isa dahil sa kanilang katayuan, halos mahanap niya ang kanyang inahanap sa kanyang asawang babae kapag siya'y umuwi. Subalit minsan, halimbawa ang babae, pag uwi mo, pagod ka na, may problema pa, hindi kayang ipinta ang kanyang mukha, ni hindi kayang maligo, ni hindi kayang mag-ayos, ni hindi kayang magpaganda, ni hindi kayang ayusin ang bahay,
Ano? Ito ang nagdudulot ng problema minsan. Hindi naglilinis sa kanyang sarili. Subhanallah. Dapat malambing, mapagmahal ang asawang babae. Ito yung katangian ng imraatun salihah. Ikalima. Dapat siya ay mabuting huwaran sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, lalo na sa kanyang mga anak. Mabuting huwaran. Mabuting huwaran. Ang imraatun salihah, dapat mabuti siyang huwaran. Ang problema, dapat ikaw na babae ang unang magsasakatuparan sa mga obligasyon upang tularan ka ng iyong mga anak. Kapag hindi mo sinasabuhay yung ipinag-utos at ikaw mismo ang gumagawa sa mga bagay na iyong ipinagbabawal sa iyong mga anak, yung mga haram, paano ka susundin ng iyong mga anak? Kung halimbawa, yung mga babae, sila mismo ang hindi naghihijab. Sila mismo ang kapag lumalabas sa tahanan ay hindi nagtatakip ng aura. Allahu Akbar. Paano makakapag-hijab yung mga anak? Ikaw mismo ang gumagawa ng haram. Paano sila magtatakip ng aura? Kung yung nakikita nila sa kanilang mga magulang, sa kanilang ina, pagdating sa mga kababaihan, hindi naghihijab, hindi nagsasala, nagmamarites, naninirampuri. Subhanallah. Namimintas. Yung mga anak natin, kung ano yung narinig, nakikita, tama sa kanila. Hindi natin namamalayan, pero kapag masama ang iyong ugali, wallahi alazim, masama, lalaking yung mga anak mo, masamang ugali. Hindi nagsasala. Dahil hindi niya nakikita na mismo sa bahay walang nagsusujud, walang napapatira pa, nagruruko, walang nagdidikar, walang nagbabasa ng Quran. Subhanallah. Itong lalaki ang mga anak na ganito ang kanilang mga kalagayan. Dahil mismo sa ating mga magulang, lalo na din sa mga ama. Subhanallah. Kailangan sa imraatun salihah, taglayin niya ang pinakamahalagang katangian, ang kahinhinan, haya, modesty. Babaeng may asawa o babaeng walang asawa, yung haya, yung hiya, modesty, kahinhinan, dapat yung babae mainhin. Nasa kanya ang modesty. Huwag niyang iiwanan, huwag niyang tatalikuran itong katangian na ito. Kapag nawala ito sa mga babae, wallahi alazim, para silang mga hayop, para silang mga kafir. Kayong mga babae, itinaas ng relihiyong Islam ang inyong antas. Binigyan kayo ng karangalan at ang inyong karangalan ay nasa pagsasabuhay ng Islam, nasa paghijab, nasa kahinhinan, haya, modesty. Sa pagsasabuhay ng Islam, sa pagiging proud, sa pagiging mga Muslima ng relihiyong Islam, sa pagkakaroon ng modesty, haya, ay nakakamtan nyo ang karangalan. Subalit, kapag iniiwanan nyo ito, itong mga nabanggit natin, hindi nyo pinagmamalaki ang inyong pagiging Muslima, hindi kayo naghihijab, wala kayong nawawala yung haya, gumagawa kayo ng mga gawain sa social media lang, maging sa social media o sa labas, ay inaalis sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong karangalan. Tignan natin sa panahon ngayon, yung mga kababaihan nagtitikto, nagsasayaw sa social media, tinutularan ng mga kufar, wallahi alazim, wala silang karangalan, wala silang kahihiyan. Ang natutuwa lamang sa gumagawa nito, ang natutuwa lamang sa gumagawa nito ay katulad nilang marurumi, katulad nilang masasamang tao at ang mga kuffar. Nawala sa inyo ang karangalan, nawala kayo ng kahihiyan dahil iniwanan niyo ang Islam. Ginaya niyo ang kaugalian ng mga kuffar. Iniwanan niyo
Hindi nyo pinanghawakan ang karangalan na ipinagkaloob sa inyo ng relihiyong Islam. Ang karangalan ninyo sa ayang pagsasabuhay ng Islam, ang pagmamalaki nyo sa Islam, ang paghihijab, ang pagkakaroon ng haya kahininan. Kapag nawala sa inyo ito, subhanallah, para kayong mga hayo, para kayong mga kufar. Ito yung sinabi ng Rasulullah. Inalang tas taifas na maasyata. Kapag wala kang kahihiyan, wala kang haya, gawin mo ang gusto mong gawin. Ito sa panahon ngayon, fitna, suliranin, na kinakaharap ng mga kabataan o ng mga Muslim ang pagtitiktok sa mga subhanallah, pagpupos ng babaeng nakahijab, babaeng Muslima, subhanallah, nakikigaya sa mga kufar, nawala yung haya, subhanallah. Patawarin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kabataan. Pang-anim na katangian ng isang imratong saliha, dapat inaalagaan niya ang mga sikreto, lihim ng kanyang mga, ng kanyang asawa. Dapat sa asawang babae, hindi niya pinagkukwento yung mga lihim ng kanyang asawa sa ibang tao. Yung anumang nangyayari o kapintasan ng kanyang lalaki, ng kanyang asawa, dapat inaalagaan niya yung reputasyon dangal. Isa to sa malaking kasalanan, yung isinisiwalat yung lihim ng mag-asawa sa ibang tao. Dahil dapat pinoproteksyonan ninyo bawat isa ang inyong dangal, ang inyong reputasyong mag-asawa. Dapat hindi mo pinipintasan sa iba ang iyong asawa. Pangwalo at itong panghuli, kailangan yung imraatul saliha, alam niya kung paano niya pakikintunguhan ang mga suliranin, ang mga problema na kanilang inaharap ng kanyang mag-asawa. Ito yung mga katangian ng imraatul saliha. Kayong mga kababaihan, mga sisters, tignan niyo, napakadali, ginawang magaan madali sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpasok sa paraiso. Hindi sa inyo ginawang mahirap. Hindi sa inyo ginawang mahirap. Pinagaan lamang. Kahit sa ilang kalagayan, hindi sa inyo inobliga ang pagsasala sa masjid. Pinagaan sa inyo yung mga ilang kaparaanan ng pagsamba. Dahil binigyan diin ang inyong kalikasan, ang inyong nature. Anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idha sallatil mar'a khamsaha wa samat sharraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil janna min ay abwabil jannati shi'ti. Kapag sinalahan ng babae ang limang beses na pagsasala, apat na katangian na kapag tinaglay ng babae, makakamtan niya ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang yung papipiliin siya ni Allah sa alinmang pintuan ng mga paraiso ang kanyang naisin. Kapag ginampan ang ginawa niya, tinaglay niya itong katangian na ito. Pag sinalahan niya ang limang beses na pagsasala, nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, inalagaan niya ang masilang parte ng kanyang katawan, dangal, reputasyon, wa'ata at zawjaha, sinunod niya ang kautusan ng kanyang asawa sa kabutihan, kilala kapag siya ay pumanaw, sasabihin sa kanya, ikaw na babae, pumasok sa alinman, sa pintuan ng paraiso ang iyong ninanais. Papipiliin ka ni Allah. Allahu Akbar. Ganito kalaki karangalan ang ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa babaeng imraatun saliha. Naway ipagkaloob nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon tayo ng mga kababaihan na imraatun saliha. Patawarin at gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kababaihan. Pangalagaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kababaihan, mga kabataan, maging matuwid nawa sila, gampanan nila ang kanilang mga pagiging kabataan, pagiging muslima, pagiging muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisanil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Magbabakit ako ng isang
maiksing kwento na may kinalaman sa ating natalakay. Kwento ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang asawang si Khadija. Ang kwentong ito dito natin makikita. Yung imra'atul salihah, pinakamahalaga na katangian din ng imra'atul salihah. Yung babaeng dadamayan ang kanyang asawa sa hirap at ginhawa. Lalo na sa panahon ng kagipitan, problema, suliranin. Dapat ang lalaki ang una niyang masasandalan ang kanyang asawa. Si Khadija radiyallahu anha, subhanallah, kung ating pag-aaralan ang kanyang talabuhan, kung paano niya sinuportahan ng Rasulullah sa unang pagpapanaganap ng relihiyos na kung saan walang sumusuporta sa Rasulullah. Ang unang naging sandalan sumuporta sa Rasulullah ay kanyang asawa si Khadija. Nang papalapit na ang pagiging propeta ni Muhammad, nang siya ay naging 40 na edad, na siya ay namamalagi sa yugib ng Hira, bumaba sa kanya si Jibril at ibinaba ang verse, unang verse na tumutukoy sa pagiging propeta ng Muhammad, ng propeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agad siyang umuwi. Natatakot, nangangamba. Unang beses niya nakita si Jibril. Nangangamba siya sa kanyang sarili. Umuwi siya kay Khadija na kanyang asawa. Kumakabog ang kanyang dibdib. Natatakot. Zambiluni, sabi niya kay Khadija. Banutin mo ako. At binalutan ni Khadija. Sabi ni Khadija, kanyang isinasalaysay. Sabi sa akin ng Rasulullah, ako ay natatakot sa aking sarili. Anong isinagot ni Khadija? Dito natin makikita yung katayuan ng babae sa kanyang asawa. Pinagaan ang kalooban ng ating Rasulullah, ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La Allah! Abay hindi, bagkus ikaw ay magalak. Wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Sumusumpa ko kay Allah, hindi kanya bibigyan ng kaihiyan. Hindi kanya pababayaan dahil tunay na ikaw ay mabuting lalaki. Innaka latasilur rahim. Ikaw ay pinapagpatuloy mo. Meron kang magandang pakikitungo sa iyong mga kamag-anak. Wa tusaddiqul hadith. Makatotohanan ka sa iyong mga pananalita. Tinutulungan mo ang mga mahihirap. Magilyo ka sa mga bisita. Matulungin ka. At ikaw ay taong na mapagkakatiwalaan, makatotohanan. Hindi ka pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama mo ako sa hirap at ginhawa. Ganyan ang sinabi ni Khadija upang mapagaan ang kalooban ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang siya ay naging propeta, hanggang siya ay naging Rasulullah, lahat ng kayamanan, ari-arian ni Khadija, lahat isinuporta kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling sandali ng buhay ni Khadija ay lahat pagsuporta, pagmamahal sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganyan ang imra'atun salihah. Walang lalaking matagumpay maliban na lamang na sa kanyang likod ay isang babaeng mabuting babae. Pagkalooban nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga mabubuting babae, ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin kal bada fi bi nafsi faqala azza min qal inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.